buhay ko po nung bata pa ako is napakasaya po. Kasi po, marami pong adventures, kasama po yung kuya ko, kapatid ko, mga kaibigan. Kahit po mahirap lang kami, pero masaya po yung panahon na yun. Yung pinakamalaking pagsubok po sa amin nung dumating po yung panahon na nagkasakit po si Papa. Ako po ay 12 taon na nung nawala po si Papa. Gusto ko pong makapag-ipon para po mapaaral ko yung kapatid ko. 22 taon na nung nag-apply po ako sa bar. Yung manager is namimilit po na sumayaw, lumapit po sa customer, tapos iinom po. Pagkatapos po, yung iba po minsan, didiretso po sa hotel, gagawin po yung kung ano yung gusto na ipagawa ng customer. Ako po ay trinato bilang isang halipin lang. Yun nga po, na nakakalungkot po, na nakakatakot, na nakakahiya. Kumukuha po ako ng lakas sa kapatid ko po. Yung mga ginagawa ko po dahil ayoko po na matulad siya sa akin. Marami po siyang naranasan. Kaya iniisip ko po palagi yung kapatid ko na para sa kanya yon, para makagraduate siya, para hindi niya maranasan yung mga nararanasan ko. Nakaalis po ako doon sa pamamagitan po ng mga pulis po. May mga dala po, may mga kasama pong social worker. Nirescue po nila kami at tinala po nila kami sa isang safe na lugar. Marami pong naitulong ang IJM sa akin. Tinulungan din po nila akong mahanapan po ng isang ligtas na lugar kung saan po magiging masaya, makakapag-move forward po at magkaroon po ng bagong pag-asa, bagong buhay, makapag-aral. Ang pinag-aaralan ko po ngayon ay business ad. Pangarap ko po na pag nakatapos na po ako ng pag-aaral, magtatrabaho po ako, pag-iipon. Nang sa gayon po sa mga hinaharap ay makakamtan ko po yung pangarap ko po na makapagpatayo po ng isang paggawaan po ng ice cream na yun po yung iniwan po ng papa namin para po sa amin. Sa pamamagitan po nun, maalala po namin si Papa at maninirahan po siya sa puso namin hamong buhay po. Ang sumisimbolo po sa buhay ko ay isa pong ibon sapagkat hindi po ako yung palagi pong nasa kulungan, nasa isang lugar, nasa isang tabi lamang po palagi. Nagpapasalamat po ako sa mga tumulong sa akin dahil binigyan po ako ulit ng bagong pag-asa po upang mamuhay po ng normal.